Good day mga katwit! Our topic for today, Kima Chensa, galit na galit sa Lazada. Bakit kaya? Let's check it out! Mahiya kayo! Ang birada ni Kim Atienza sa online shopping na Lazada dahil sa Deep Sleep Spray Product. Sunod-sunod ang tweet ng TV Patrol Anchor sa Lazada dahil sa larawan ng nakapaskil sa ad. Shame on you at Lazada PH. Do you even know what you are selling? Is this even legal? I am calling you out. Shame! That's a weird keychain. A date rape sleep spray or whatever they wish to call it is unacceptable and has to be called out. It's for insomnia. I'd understand, but the pic? Sabi ni Kim, ang inirereklamo ni Kim sa Lazada ay ang modelong babae na nakatulog sa passenger seat na sasakyan na lantad ang isang dede. Malinaw ang punto ni Kim na hindi dapat naglalabas ng mahalay na ad ang Lazada na pwedeng magkaroon ng idea ng rape o sexual harassment sa tao, lalo na sa mga bata. Yan, my consent. Could useful for married couples, but a spray that may be used for date rape, as the pic implies. Am putting too much ill meaning on the ad? A half-naked sleeping kid to advertise a sleeping spray. Humingi naman ang paumanhin ang Lazada PH sa comment nito sa tweet ni Kim at sinabing paiimbestigahan nila ito sa kanilang team at gagawa ng aksyon. Pero lumipas ang ilang oras ay muling nanawagan si Kim dahil nasa ad wall panel pa nila ang produkto. Your ad is still out on your team investigates. Galit na galit nga si Kim Atienza at hindi makatarungan ang ipinapalabas na ad ng Lazada PH, kung kaya't nanawagan siya at nag-tweet sa pamunuan ng Lazada. Anong inyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just write down below.